So, ang laki ng naging gain natin. Kasi nga, marami tayong nabibiling shares. Pero again, ano yung strategy natin? Money cost average. Huwag mong titignan yung price, lagay ka lang ng lagay. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so stage of money management, financial education is vital. So tandaan nyo, importante to lahat, no? Dapat matuto tayo to make money, di ba? Kaya naman tayo nag-aaral, di ba? Para pagka tayo ay nakapag-aral na, nakagraduate na, meron tayong magandang trabaho, di ba? So dapat alam natin na magtrabaho kasi dun magsisimula, nakikita tayo. Ngayon, pag kumikita ka na, importante rin talaga na huwag kang hihinto na kumikita ka lang, tas gastos, kita, gastos. So dapat tatawid ka rito sa save money. Dapat meron kang naiipon. Kasi kahit na 100,000 kinikita mo, wala kang naiipon, no? Talo ka nung 10,000 lang kinikita, nakakaipon ng 2,000 a month, 'di ba? Tapos kagaya ko, saver lang din ako, tatawid pa rin ako dito. Hindi sapat kasi na nag-iipon ka lang, no? Meron tayong tinatawag na inflation, tax. So dapat alam din natin kung saan natin ilalagay yung pera para mag-grow. So ito yung grow money. Dapat matuto tayong mag-invest. And of course, pag sinabi kasing investment, it will take time din. So, long term. So, importante rin, alam din natin protektahan yung money natin. So, ito na nga yung may tinatawag tayong protection, tsaka insurance. So, financial independence is not a dream. It is a priority. Take control of your future. Importante talaga na kumikita tayo and at the same time, alam natin na dapat nagsisave tayo. Priority rin dapat yan. Okay? Pasadahan natin yung mutual fund. So, ang ganda, no? The secret of the wealthy is now available to you. So, dati, noong 1990s, mga mayayaman lang nakakapag-invest sa mutual fund kasi 100,000 yung kailangan. Pero sa ngayon, di ba, sobrang dali na mag-invest sa mutual fund. Plus, available na nga. Kahit na construction worker ka, high school graduate ka, minimum wage earner ka, pwede kang mag-mutual fund. So, ano ba yung mutual fund, no? Again, ito nga yung allows the average person to have equal investment opportunity with the wealthy. Diba? Ibig sabihin yan, sabi dito, a mutual fund allows many investors to pool their money, no? So, dito sa mutual fund, may corporation na nag-i-invest, no? Si ABC Corporation. Tapos, meron din dito nag-i-invest ng mga individual. So, halimbawa, nag-i-invest si Rose Mabini. Yan. So, halimbawa, si Marivic nag-invest ng 1,000 pesos. Diba? Si Melody nag-invest ng 5,000 pesos. Pinagsasama-sama yan. Tapos, si ABC Corporation nag-invest ng 500,000 pesos. So, yun. Pinagsasama-sama. Tapos, may professional money manager, no, na nag-i-invest in a diversified portfolio of securities. So, meron tayo ditong fund manager na siya bahalang mag-transact, no? Siya bahalang bumili at magbenta ng mga investment, no? And then, sino talaga yung expert dyan? Okay? Kasi ang mutual fund, indirect investment to sa mga top corporations. Kung kumikita yan, no? Kung kumikita yan, kikita rin tayo, mga investor. Kasi tayo, mga investor, you own shares in proportion to your investment. So, nakakabili ka ng mga shares dito. Nagiging shareholder ka. So, tignan pa natin para mas maintindihan natin, no? May tatlong klase ng mutual fund, no? Yung bond fund, ito yung conservative. So, ito, recommended to sa mga 50 pataas, no? Yung malapit na mag-retire, tapos ayaw na masyadong malugi yung investment. So, ito yung mga funds na naka-invest sa mga government securities. So, ito, conservative, mas maliit lang yung potential na growth niya. Kasi nga, conservative siya, no? Safe. And then, stocks, equity, ito naman yung funds that invest in a variety of stocks and equities. Ito yung mga naka-invest talaga sa mga high risk, high return kasi nga sa mga top corporations. And then balance, combination ng dalawa, no?
ayaw mo masyadong conservative, ayaw mo rin masyadong mag-take risk. So, kino-combine lang yan, no? And then, may tinatawag tayong money cost average, no? Ms. Roan, parang nakakatakot naman yata mag-invest. So, paano ba yan? So, ang tatandaan nyo lang, i-type nyo nga dyan, money cost average. No? Ibig sabihin lang yan, this strategy is very simple. Constant amount is invested at specific time interval. Okay? So, ito yan, para mas maintindihan natin. Again, may fund manager tayo dito, hindi mo problema kung ano yung bibili na stocks, hindi mo problema yung pag-aaral at pag-monitor, no? Ang kailangan mo dito is ang goal mo lang talaga makapag-invest ka kada buwan or regularly, 'di ba? So kagaya nito, sa sample natin, para simple lang 100 pesos every month siya nag-i-invest regardless kung ano yung price per share. Okay? So para kang bumibili lang sa tindahan, no? Meron kang ini-invest, nakakabili ka ng share. So kagaya nito, kung may 100 pesos kang investment, 100 per share ang presyo, isang share ang nabili mo, 'di ba? So kagaya naman dito sa month 6, no, nag-invest ka pa rin ng 100 pesos, 50 pesos ang price per share, dalawang shares yung nabili mo. And then pag tinotal 'yan, no, ang habol natin dito yung number of shares na nabibili natin. 18 yung shares, no? May sample dito na 18 shares times, paano ko malalaman, Ms. Roan, kung kumita na ako dito, i-check mo yung latest na price. So, 50 pesos. So, 50, 18 shares times 50, 900 pesos na yung investment mo, yung value ng fund mo. I-compare mo yung 900 dun sa talagang kinontribute mo, in-invest mo, no? May 300 pesos ka na gain. So again, itong computation natin, sobrang simple lang para mas maintindihan natin paano mag-compute. And then, again, it's an investment to the top corporations. Meron lang kayong tatlong tatandaan pagdating sa mutual fund. No, yung ownership, indirectly pwede tayong magkaroon ng investment sa mga top corporations, no? And then, again, ang nabibili natin dito, number of shares, nagiging partly owner ka ng mga top corporations. So, shareholder ka. And dapat long term. Hindi pwedeng, Ms. Roan, maglalagay ako, tapos gusto kong kunin after 2 months, no? Ang bilis, no? Long term dapat. So, ibig sabihin ng long term, dapat 5 years, 10 years, no? Para at least marami kang mabiling shares at mag-grow pa yung investment mo. So, meron tayong mga scenario dito. Dito, no? Para mas maintindihan lang ng iba, Ms. Roan, 100 pesos pa rin yung nilalagay ko. So, kung 10 pesos per share, 100 divided by 10, 10 shares yung nabili mo. No? Tapos, ang scenario natin dito, tumataas yung price per share. Gustong-gusto natin yan kasi tumataas yung value ng investment. And then, sample na lang natin dito, no? Nagmahal talaga, 20 pesos. So, 100 yung nilagay mo, 20 pesos siya per share, nakabili ka ng 5 shares. Okay? So, again, ito total mo lang lahat ng nabili mo na shares times yung latest price para makuha natin yung magkano na ba current value ng investment ko, Ms. Roan. And, i-compare mo sa na-contribute mo. So, may gain tayo dito na 245.6 pesos. So, scenario number one, tumaas yung value per share. So, scenario number two naman, 10 pesos per share, tas bumaba, tas bumalik sa 10 pesos. So, again, 100 pesos divided by 10 per share. So, 10 shares yung nabili mo. And then, yan, no, ang dami mong nabiling shares dito, no, 5 pesos per share. So, 100 pesos divided by 5, 20 shares yung nabili mo. So, bumalik uli sa 10 pesos. Again, total ng shares inad, tapos 10 pesos yung latest na value. So, yan uli yung kinita natin dito. And then last, ayaw natin mangyari to, no, na yung price per share niya bumaba at hindi na nakarecover, di ba? Again, dito, 100 pesos divided by 10 pesos per share, 10 shares yung nabili. And then dito, 1 peso. Di ba? Parang soldivo lang. Wala pa nga 1 peso. 100 pesos divided by 1 peso equals 100 shares. No? So, ang daming nabili kasi mura. Di ba? 257.22 total na shares mong nabili.
Tapos 4.5 lang siya, hindi siya bumalik sa 10 pesos yung latest price. So, ang laki ng naging gain natin. Kasi nga, marami tayong nabibiling shares. Pero again, ano yung strategy natin? Money cost average. Huwag mong titignan yung price, lagay ka lang ng lagay. And consistent dapat. So, yan yung mutual fund, naiintindihan ba natin? So, i-chat nga dyan, mine. Yan, mine. So, kung usong-uso ngayon sa FB Live yung pa-mine daw, no, na nag-attend ako nun yun, FB Live last week yata. Pero ano siya, libro. Gusto kong bubili ng libro. Sabi ko, ano ba ang ginagawa nila sa FB Live? Yan. Ah, ganun pala yun. Pag gusto mo yung librong sinasabi niya, mag-comment ka na ng mine para sa'yo na yun, di ba? So, yan. So, magmamine naman tayo ng shares. O, social natin, no? Nagmamine tayo ng mga item na nag-grow talaga over time, 'di ba? Shareholder ka na, 'di ba? To know more about savings, investment and online business, visit our website www.1millionclub.com. You may also email me at roan.capistrano@gmail.com. Pwede mo rin akong i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, at pwede mo rin akong i-text or call sa 0926-800-8685. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.